So, ito guys, ito yung company ko dati. Dahil tapos na yung kaso ko, okay na, may settled na lahat. At kailangan na rin magpaalam. Maraming salamat sa 5 taon na pananandili dito sa Korea. Ayan po. Ayan. Ito po ako na masukan. So, maraming salamat sa 5 taon na pagtatrabaho at malaking bagay na nakatulong sa akin pamilya. Kahit po hindi maganda yung naging ending ng aking kontrata, pagtatrabaho, masaya ako na natuto sa mga bagay na nangyari. Lalo at tayo ay maraming pinaglalaanan sa ating pamilya, pero laban pa rin hanggat maari. Huwag tayong panghinaan ng loob ano man ang mga pagsubok na dumating. Kailangan lang paglaban natin ang ating karapatan. Importante, manalangin tayo sa pong may kamal. Ano man ang mga dumating na pagsubok sa ating buhay, kailangan nating harapin ng buong puso. So ayan, sa loob ng 2 buwan, napakarami kong natutunan dahil sa nangyari, aksidenteng nangyari tungkol sa trabaho. Kaya ingat-ingat lagi sa mga kapwa ko OFW na nabiktima ng mga pang-aabuso at natanggal lang ng karapatan. Ang nais ko lang maibahagi sa inyo ay ipaglaban niyo ang inyong karapatan kung kayo ay inaabuso ng inyong mga amo. Huwag kayo matakot. Gaya ng ginawa ko, 2 buwan akong nagdusa, maraming pagsubok, depression, stress, at sa pinansyal lalo. Pero heto, patuloy tayong lumaban lang sa kung ano man ang dapat nating makamit. Ipaglaban natin ang ating karapatan kasi ito ang ating karapatan bilang isang manggagawa o FW. Kaya sa mga katulad kong FW na hindi pinalad, huwag tayong mawala ng pag-asa kasi may bukas pa naman eh. Siguro may mas ibang plano ang ating Panginoon sa ating karir o kaya sa anumang trabaho na naghihintay sa atin. Kailangan lang talaga maging tayo, magpakumbaba. Kailangan natin magpakumbaba para ang Panginoon ang bahalang magangat sa atin. Hindi po nakakababa ng pride ang pagpapakumbaba dahil malaking tulong ito. Kaya ano man ang pagsubok na dumarating sa atin, sana matatag at malakas tayong harapin ito. Mga kapwa ko OFW, lalo dati sa South Korea, sana mag-ingat po kayo lalo na sa trabaho. Kunting pagkakamali, malaking bagay po ang may dudulot. Kaya paalala lang sa mga kapwa ko Pinoy na nandito sa South Korea, sana po mag-ingat kayo lagi sa trabaho at maging focus lang lagi, lalo na sa araw ng paggawa. So enjoy lang natin ang buhay. Minsan ang buhay ay talagang dumarating mga bagay na napakahirap sa atin, pero pray lang palagi at fighting. Tsaka God bless sa lahat. Ito po vlog ko. So dito ako namasukan ng 5 taon, company na to. Tangan nyo, maraming salamat sa 5 taon. Yan. Hindi pa to ganito dati kaganda, pero sa ngayon nag-improve na sila. Yan po. Namimiss ko tong company na to kahit pa paano.
Nagsamahan naman tayo.